Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat at sumaiyon araw ng Biyernes dito sa ating komunidad sa Quiapo. Muli po tayong lumalapit, naninikluhod, nagmamakaawa upang ang ating hinaharap na mga petisyon, kahilingan, intensyon ay paboran at pakinggan ng ating Panginoon. Ang ating banal na misa pagunita kay Santa Monica, nanay ni San Agustin. Mahalaga po na ipagdasal natin ang mga miyembro ng pamilya na nalalayo sa Diyos, nalalayo sa simbahan, upang sila'y magbalik loob, upang magkaroon sila ng konversyon. Mahalaga na ipagdasal upang hindi lamang ikaw makapasok sa langit, ipagdasal mo na ang buong mong pamilya ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si San Agustin, anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin, loobin mong aming tangisan. Ang pagsuway namin at marapati mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus.
Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal na mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigit na ibinababala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Manalangin, walang humpay, samantalang hinihintay, si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal, at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis.
Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap ng aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda ng bumili para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na ladaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong araw ng Biyernes, araw na mahalaga para sa komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nagpapasalamat po ako sa inyo kahapon sa inyong partisipasyon sa ating paggunita sa Birhen ng Chehestokova ng Polandia sa Europa. Ipinagkaloob, niregalo po sa atin, meron po tayong larawan sa ating altar ng itim na Madonna. Itim na Madonna. Tayo po'y simbahan ng itim na Nazareno. Marami po ang ating mga deboto. Tuwing nakikita ang Panginoon sa atin, alam nila na nakikiisa. Ano man ang suliranin, problema, dinaraanan, ang kinakarga natin sa ating balikat, alam natin na si Jesus na itim, tayo'y nararamdaman natin, nakikiisa siya, nakikibagay siya, kaagapay natin. Gayun din ang itim na Madonna, mahal na birhin, mag-ina po sila. Ang pangangalaga ng mahal na birhin, ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang pagsubaybay sa atin bilang kanyang mga anak. Pagnilayan po natin ang hindi muna. Patuloy po ako nakakatanggap ng mga mensahe sa inyo. Kanina ako po nagmisa ng 4:00. Bago pa noon nakakatanggap ako ng mga mensahe, patuloy pa rin. Sinusubukan ko pong tugunan ang lahat, pero hindi ko po nagagawa dahil sa dami. May namatay naman po kanina lang madaling araw. Tapos naman, meron po sa isang may bahay niya nakikiusap sapagkat critical na ang kanyang asawa. Ito po, may namatay kanina lamang. Ang kanyang mahal sa buhay, nag-aagaw buhay na. Hindi lamang ito'y problema ng isa o dalawa. Makiramay tayo, makiisa tayo. Tulungan natin sa pamamagitan ng dasal. Ang tugon ko sa kanila ay dasal na rin. Sabi ko, isasama ko sa pinakamataas na anyo ng ating dasal ang banal na misa para ang Diyos, ang Panginoon, samahan tayo. Ayan niyo po kung ipaliwanag ang salita ng Diyos. Unang pagbasa, unang Tesalonika,
Pinapaalala ni San Pablo sa atin, iba ang larangan ng mundo, yung pita ng laman. Iwasan po, paliktan po yung kahalayan. Imbis, tingnan ang bawat isa na may dignidad, ang karangalan ng bawat isa, ang pagtrato sa bawat isa na may paggagalang, may pagre-respeto, iniisip ang kapakanan, iniisip ang damdamin ng kapatid. Sensitibo tayo kung ano ang kamusta ka ba? Ano ang kalagayan natin? Ganun ba? Para meron tayong afirmasyon, pampaangat ng buhay. Hindi po obyeto ng pagnanasa ang kapwa kung hindi katulad mo. May damdamin, natutuwa, umiiyak, sinisikap, mapabuti ang buhay. Yan po ang paalala ni San Pablo. Hindi po kahalayan kung hindi ang daan ng kabanalan. Ganyan din po ang mensahe ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Gumamit lamang ng kwento, ng talinhaga, ng istorya. Sino makakapasok sa langit? Ang pagdiriwang sa langit parang isang kasalan, masaya. At may 10 dalaga na may ilawan. 5 ay hangal, 5 ang matatalino. Ang nakapasok lamang ay matatalino. Sapagkat meron, bukod silang may langis sa kanilang ilawan, eh meron pa silang baon, meron pa silang extra na langis. Sakaling kung merong ibang mga pangyayari ay handa sila. Nagtatanod, nagbabantay, handa. Ang dahilan, ito, Panginoon, Panginoon, nakapindit na yung pinto ng kaharian. Papasukin mo kami. Hindi ko kayo kilala. Bakit nasabi ng Panginoon? Eh, paano? Walang ang baon na langis, ang ibig sabihin ay may kaugnayan tayo. May connection tayo. Kilala natin ang Panginoon. Kilala natin ang Panginoon. Kilala ng Panginoon tayo. Kung sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, hindi natin kilala ang Panginoon. Walang koneksyon. Iyon ang ibig sabihin ng reliyon. May tali. At ito'y sa pamamagitan ng dasal, ng espiritualidad, ng pagpapakabanal. Yan po ang ekstrang baon. Yan po ang meron namang matatalino. Ang buhay na nakababad sa dasal at pagkakawang gawa. Ang mahangal. Ano ba kailangan? Sige, nagawa ko na. Okay na ba yan? Okay na, ha? Sige, ha? Tapos na ako sa iyo, ha? Parang, kung ganun ang pananaw mo, parang walang pagtataya ng sarili. Parang napilitan lang. Parang, ano ba ito? Kinakaladkad ang sarili para gawin lang. Natapos ko na, ha? Ang hinahanap na Panginoon, yung extra, ano yun? Yun ang punyagi. Yun ang tiyaga. Yun ang pagmamahal na makalapit. Yan po. Kaya, kilala kita. Minahal mo ako. Kinaibigan mo ako. Sige po. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Ang santa po para sa araw na ito, si Santa Monica.
Pinagdasal niya ng buong buhay ang kanyang asawa. Eh talagang ang asawa niya ay hindi magandang halimbawa, hindi naging mabuting asawa. Pinagdasal din niya ang kanyang anak na si San Agustin. Mahabang panahon sa buhay ni San Agustin, malayong malayo siya sa Panginoon, sa simbahan. Ang pagdarasal, ang pagtsatsaga, ang luha, ang pagluluhod. Araw-araw, regular. Hanggang sa araw na naging mabuti ang asawa niya at nagbalik loob. Hanggang sa araw ng anak niya ay naging Kristiyano. Naglingkod pa, naging obispo pa. Hanggang dumating yun, araw-araw na nagtiyaga. Ang ating tema, pagpasok sa langit, hindi po ito individual na gawain. Oh, baka pasok na ako. Hindi po. Ang mga mahal mo sa buhay, baka ikaw, nakakasigurado ka, pero ang tatanungin sa'yo ni San Pedro, saan ang pamilya mo? Kamusta ang asawa mo? Kamusta anak mo na matagal nang hindi nagsimba, na hindi nakitang nagdasal? Mga bagay, pinagkakabalan yung mga bagay sa mundo na walang katuturan. Si Santa Monica pinapaalala sa atin na ipagdasal. Ano ka ba? Pamilya mo yan. Ang kaligayahan natin ay makapasok ang lahat, matiwasay, ligtas. Katulad mo na nagdarasal, ligtas ang pamilya mo sa coronavirus. Ligtas sa kapahamakan na pinal. Yan ang paalala sa atin ni Santa Monica. Pamilya, lahat ng mga kakilala, nagdiriwang tayo sa kalangitan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Monica, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque. Nawa, tayo po'y matatalino. May baon na isang buhay ng pagdarasal at pagkakawang gawa upang sama-sama tayong buong pamilya makapasok sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Tugon po natin, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwi nang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan, naway manatiling umaasa at puno ng siglas sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo,
naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkalubo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya na walang hanggang karunungan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alakatinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at atin at trigo upang maging dugo't katawan. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay. Kinayang kaluhod ay aming inaalay, tamihiling at pamanat buhay na manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inihain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ng punyagi ng iyong anak na iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal na palito mong anak na siyang nagmulat sa bulan sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniubot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng pupumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paginapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Monica, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo.
Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayon pamamagitan ng ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po inyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag. Na ikaw ang ibigin at pagliring ko ng bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesus Cristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,